taong ito, bida ang mga baboy. Meet Feet the Pig, ang baboy na may pitong paa. Sina Mara Clara, ang pig na 2-in-1. Si Johnny the Wonder Pig, kayang mag-shoot ng bola sa ring. At ang pig na si Stanley, marunong naman mag-painting. Si Feet ang superstar pig ng Barangay Kuko, Pasakaw, Camarines Sur. Imbis na apat ang kanyang paa, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feet. Si Pete, yan unang pinanganak ng yung baboy namin. Yung paglabas niya, eh hindi mo naman napansin na talagang abnormal siya. Yung pampito niya, kala ko hindi lalaki yan. Makikitang nakalawit ang dalawang ekstrang paa ni Feet sa pagitan ng kanyang mga binti, habang ang isa nakalaylay sa kanyang tiyan. Nagulat po kami kasi wala naman po kaming nakita sa tanang buhay ko po. Ganyang itsurang baboy. Siya lang po talaga. Lahat po kami nagulat. Bakit po may lumabas na ganyan na? Okay naman po. Wala naman pong diferensya yung mama niya, yung naging papa niya. Wala naman po. Siya lang po talaga. Parang pamilya kung ituring si Feet ni Tatay Arnel. Araw-araw kung paliguan. 3 times a day din kung pakainin. At kapag sleeping time, kinakantahan habang hinihimas-himas ang tiyan. Dahil malaki siyang baboy, 150 kilos ang timbang, kailangan inilalakad sa labas. Dahil dito, sikat na si Feet sa kanyang mga kapitbahay. Nakakatuwa po talaga na may ganyan na baboy. Kasi po si Feet, siya lang po talaga, may uri na ganun talaga na pito nga po ang paa. Ayon sa veterinaryo, posibleng may parasitic twin o kakambal si Feet na hindi nabuo. Siguro nangyari doon sa kanya, partially nagde-develop siya, hindi nag-develop yung isa. Lumabas lang yung part ng twinning, kung limbs lang yun, yun lang ang nakapotrude. Kaya ang promise nila kay Feet, forever nilang aalagaan ang kanilang one and only pet pig. Eh talaga special sa amin yan kasi yan ang unang-unang lumabas dito. Marami nang gusto niya nung maliit pa yan, binibili niya yan. Ayaw namin ibinta yan kasing baboy na yan. Punawa lang po ako sa kanya. Pinapamahal na po ako sa kanya. Kaya hindi po namin siya naibinta. Kung si Feet may pitong paa, heto naman si Mara Clara, ang biik na may 2 ulo, 2 nguso, at may 3 mata. 8 bouncing biik ang ipinanganak ng inahing baboy ni Aling Adelita nito lang Huwebes sa Sultan Kudarat. Pero ang ikawalo, espesyal. Paggawas niya, hala siling ko, ano ang itsura sa biik ko? Bakit 2 ang bunganga? Kaya laking gulat ni Adelita sa bouncing biik number 8 na ayon sa veterinaryong si Alan ay may kondisyong polycephaly. Karamihang nangyayari ang polycephaly sa livestock animals at pwede din daw itong mangyari sa tao. Ang nakakalungkot, hindi raw nagtatagal ang buhay ng may ganitong kondisyon. Ibinukod si Mara Clara sa kanyang mga kapatid na biik para hindi ito madaganan ng kanyang malilikot na kapatid. Nagkakasigla na si Mara Clara. Masaya na sana si Adelita. Pero kinagabihan ng Biyernes, biglang nagdumi si Mara Clara. Hanggang sa unti-unti na itong nanghina at nawalan na ng buhay. Malaki ang panghihinayang ni Adelita. Nalulungkot man, pero kailangan nilang ilibing si Mara Clara. Sa Barangay Gulang-Gulang, Lucena, Quezon, espesyal din si Johnny the Potbelly Pig. Bali may kaibigan po ako sa Manila na nag-aalaga ng mga exotic animal. Inalok po niya ako ng ganyang hayop. Nung nalaman ko si Johnny, medyo may mga behavior po palang nalalaman, matalino. Yun, doon ko na po siya in-start na turuan. 3 months si Johnny nang simulang turuan ni Ruben. Mula sa simpleng pagsunod sa paglalakad hanggang sa unti-unti nakakaya ng gumawa ng tricks ni Johnny. Kahit saan pa ako pumunta, sumusunod po talaga siya sa akin. Tapos pag may mga hawakan po akong bagay, ginagalaw din po niya. Ngayong 3 years old na si Johnny, believe it or not,
30 tricks ang kanyang kayang gawin, complete with props. Ang pigi na si Johnny. Nagpasample ng ilan sa aming team. Sumakay sa scooter. Nagtulak ng cart. Nagbukas ng box. Nagdampot ng mga laruan. At kaya rin niyang mag-shoot ng bola sa hoop. Huwag lang kalimutan ang kanyang favorite na tinapay. Super love siya ng kanyang mommy Nena at daddy Ruben. Pinapaliguan, sinisipilyo, binibihisan. Playground ni Johnny ang pet shop ng kanyang daddy Ruben. Madalas, wala siyang ginagawa dito kundi kumain ng kumain. Hindi lang ng feeds, kundi pati paborito niyang prutas. Tinatrato po namin siya na kasama sa bahay. Napamahal na rin po yung mga anak namin. Sabi nila, huwag na daw ibenta. Mas masarap pa po yung kinakain niya sa kaysa sa amin. Prutas, vitamins, shampoo. Dahil nga sa kakaibang galing at talent ni Johnny, humakot na din siya ng award sa pet shows. Kaya naman, tuloy-tuloy ang pagiging lucky charm ni Johnny sa pamilya. Johnny po, nung napapunta sa amin, nag-start pa lang po kami magnegosyo ng asawa ko. Malit na malit lang po talaga yung shop ko. Nag-start na po yung medyo sinimarte din na konti. Attractive na po si Johnny, kahit po yung ibang lugar na dayon. Kung samut-saring tricks ang ipinagmamalaki ni Johnny dito naman sa isang zoo sa Tagaytay City, benta sa mga bisita ang 4-year-old pot-belly pig na si Stanley. Actually, si Stanley kasi dito na siya pinanganak since 2004. Sobrang cute at saka sobrang likot niya noong mga times na yun, parang ang dali niyang i-approach. Bukod sa pagiging cute, very talented din siyang piggy. Ang kanyang favorite hobby, painting. Sobrang nakakatuwa si Stanley kasi hindi normal yung ganung baboy. Nakaka-amaze kasi hindi ka naman basta-basta makakakita ng mga ganung animals. Nag-start siya sa mga fetching-fetching, mga turnaround, mga ganun. 3 months old, nakita na siya ng potential na malapit siya sa tao, kaya madali siyang na-train. At mula sa fetching the stick, paintbrush naman ang inaral niya. At naging Picasso, the pig painter. Hango sa sikat na pintor na si Picasso. Bukod sa painting, aba, alam din ni Stanley ang kanyang kaliwa o kanan. Yeah, alright. Ayon sa research, madali raw turuan ng mga pot-belly pigs tulad nina Johnny at Stanley. Bukod sa sadyang matalino, magaling din ang memorya ng mga baboy na ito. For petting lang sila, lalong-lalo na kasi matalino sila. Madali din po silang turuan. Within 1 week naman, makukuha nila agad yung mga gusto mo ituro sa kanila. Sina Fit, Mara Clara, Johnny at Stanley. Mga kakaiba at kakabilib na mga baboy. Sila ang mga pigs na feeling lucky dahil love sila at hindi kakainin ng mga tao.